Noong umaga ng April 13, 1975, isang kotse ang umatake sa Maronite Christian Church sa kalye ng A&L Romani sa Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na tao kasama na ang 2 Maronite Christians. Ilang oras na makalipas gumante mga Maronite Christians sa pamumuno ni Gamaliel, ang militia commander ng Lebanon, at pinagpapatay ang 30 Palestinyang sakay ng isang bus na bumabiyahe sa city center ng Beirut sa Ain al-Ramani na siyang nag-trigger sa Lebanese Civil War. Ito ang kwento ng Lebanese Civil War, digmaan sa pagitan ng taong magkaiba ang prinsipyo at paniniwala at relihiyon, agawan sa kapangyarihan ng teritoryo at empluensya sa gitnang silangan na umabot ng 19 na taon ang Civil War. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa loob ng ilang siglo, nasa ilalim ng kontrol ng Ottoman Empire ang Middle East, kasama na dito ang bansang Lebanon kung saan nakatira sa rehiyon ng mga Muslim na Arabo, mga Maronite Christians at iba't iba pang lahi na payapang naninirahan sa lugar. Nang sumiklab ang unang digmaan sa mundo, naging mahirap ang buhay ng mga tao sa Lebanon dahil sa matinding famine na tumama sa lugar na umabot ng 4 na taon. At matapos ang pagkatalo ng Ottoman Empire sa World War I, nagkawatak-watak ang mga teritoryo nito sa iba't ibang bansa kung saan bumagsak sa kontrol ng France ang Syria at Lebanon na siyang mandato ng League of Nations sa France. Itinatag naman ng France ang bansang Greater Lebanon noong September 1920 kung saan ito ay naging Republic of Lebanon noong 1926. Bilang safe haven ng mga Maronite Christians sa rehiyon, kabilang na dito ang malaking populasyon ng mga Muslim sa loob ng border ng bansa, kung saan noong 1936, itinatag ni Pierre Gamaliel ang Maronite College Party sa Lebanon, isang Christian political party sa bansa. Nang sumiklab ang pangalawang digmaan sa mundo, merong malaking pagbabago ang naganap sa Lebanon at sa Middle East. Naging malaya ang Lebanon sa France noong 1943 matapos ang pag-invade ng Free French sa Beirut noong 1941 para mapalayas ang Vichy French sa lugar at iniwan ng mga Franses ang Lebanon noong 1946. Matapos iwan ng mga Franses ang Lebanon, inassume naman gagad ng mga Maronites ang kapangyarihan sa gobyerno pati na ang ekonomiya ng bansa at nagtatag ng parliament kung saan merong seat quota ang mga Muslim at Kristiyano sa kanilang bagong parliamento para maiwasan ang kaguluhan at ipakita na silang lahat ay pantay-pantay sa pagre-representa sa kanilang gobyerno. Napagkasunduan nila na dapat ang presidente nila ay Maronite Christian habang Sunni Muslim naman ang magiging prime minister ng bansa at Shia Muslim naman ang magiging speaker o parliament. Samantala sa ginawang partition ng United Nations sa Palestine noong 1947 ay naging dahilan sa civil war sa Palestine. Sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo, hinati kasi ng UN ang Palestine sa 2 bansa at itinatag ang bagong bansa ng Israel na siyang tinutulan ng mga Arabo dahil sa mga Palestinian naman daw talaga ang lugar. Magda-2,000 taon na kasing walang bansa ang mga Hudyo matapos magkawatak-watak ng kanilang lahi sa iba't ibang panig ng mundo matapos sakupin ng Roman Emperor na si Titus ng Jerusalem noong 70 AD. Kumalat ang gulong ito sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo sa iba't ibang bansa sa Middle East kung saan libo-libo sa mga Palestinian civilians ay naging refugees sa Lebanon hanggang sa bumagsak sa kontrol ng Israel ang West Bank mula sa Jordan kaya inilipat ng Palestinian Liberation Organization or PLO ang kanilang mga base militar sa Jordan at doon dumami ang miyembro nila at bumaha ang tulong pinansyal sa iba't ibang Arab countries sa PLO. Kung saan sa pagpasok ng 1970, pinaplano ng PLO na tanggalin sa kapangyarihan ang Hashemite Monarchy sa Jordan. Hanggang sa maganap na ang Jordanian Black September noong 1970 na nagresulta sa Cairo Agreement kung saan inilipat ang lahat ng mga Palestinian or PLO sa Jordan papuntang Lebanon.
kaya nagtatag ng base of operation ng PLO sa Lebanon laban sa Israel sa tulong ng mahigit 300,000 na Palestinian refugees na nasa Lebanon. Sa pagtakbo ng panahon sa ilalim ng pamumuno ni Yasser Arafat, ang PLO ay lumawak at naging makapangyarihan sa Lebanon, kung saan sa paniniwala ng gobyerno ng Lebanon ay nagtatatag na si Arafat ng kanilang sariling bansa sa bahaging south ng Lebanon. Dahil sa pagbibigay ni Arafat ng mga social services sa mga Palestinian refugees sa lugar at mga pangangailangan ng kanilang mga tao kung saan nasasagasaan na nila ang gobyerno ng Lebanon. Dahil hindi na sila umaasa rito o hindi na sila nakikipag-coordinate sa kanilang mga plano sa hinaharap. At para talagang isa na silang independent na bansa na nasa loob ng border ng Lebanon. Isa pa sa kinagagalit ng Lebanon ay ang ginagawang pang-aatake ng PLO sa Northern Israel na ginagantihan naman ng mga Israeli at binubomba ang PLO na nasa Lebanon kung saan nadadamay ang Lebanese government sa gulo. Dahil dito sa paniniwala ng mga politiko sa Beirut ay patuloy ang paglawak ng PLO sa bahaging south ng kanilang teritoryo at dahan-dahan ang inaangkin ng mga Palestinians ang rehiyon sa south at baka mangyari rin sa kanila ang ginawa ng PLO sa Jordan at patalsikin ang kanilang payapang gobyerno. Kaya nag-mobilize kaagad ng puwersa ng mga Maronite Christians kasama ng mga Sunni Muslims sa Lebanon laban sa mga Palestinians. Ang pag-mobilize ng pwersang militar ng Lebanon laban sa mga Palestinian sa south ng kanilang bansa ay nagbigay ng malaking tensyon sa rehiyon at palaging nagkakainitan ang mga PLO at ang mga Lebanese sa pangyayari. Hanggang sa nag-escalate na ang tensyon noong umaga ng April 13, 1975, isang kotse ang mabilis na nagpatakbo sa kalsada ng East Beirut sa kayang di kilalang mga armadong tao at niraktrat ang kanilang mga baril ang Maronite Christian Church sa kalye ng NL Romani na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na tao kasama ang 2 Maronite Christians na siyang nag-trigger sa Lebanese Civil War. Ilang oras sa makalipas, gumante ang mga Maronite Christians sa pamumuno ni Gamaliel, ang militia commander ng Lebanon, at pinagpapatay ang 30 Palestinyang sakay ng isang bus na bumabiyahe sa city center ng Beirut sa NL Romani, papunta sa isang refugee camp, at kumalat na ang gulo sa buong syudad ng Beirut kung saan nahati ang syudad sa 2 parte. Sa bahaging east ay kontrolado ng mga Kristiyano habang kontrolado naman ng mga Muslim ang bahaging west ng Beirut. Hanggang sa kumalat na ang kaguluhan sa buong bansa ng Lebanon at nagsulputan na rin ang iba't ibang mga militanteng grupo sa bansa na merong layuning kontrolin ang kani-kanilang mga teritoryo. Pero 3 lang talaga ang pinakamalaking grupo na nag-aagawan sa kapangyarihan sa Lebanon. Sila ay mga Maronite Christians, ang Lebanese forces na pinamumunuan ni Bashir Gamaliel. Kalaban nila ang Palestinian Liberation Organization or PLO na pinamumunuan ni Yasser Arafat. At ang 3 ay ang Lebanese National Movement na binubuo ng mga Sunni Muslims at iba pang mga secular militia sa ilalim ng makakaliwang leader na si Kamal Jumblat. Kaya lang palaging umaayon ang LNM na sa PLO dahil pareho silang mga Muslim. Habang ang presidente ng Lebanon na si Sulaiman Frajji ay humingi ng tulong sa presidente ng Syria na si Hafez al-Assad para tapusin na ang kaguluhan sa lugar at palayasin ang PLO at LNM sa Lebanon. Naging malapit na magkaibigan kasi si Frajji at Assad bago pa man maging presidente si Frajji sa Lebanon noong na-exile ito sa Syria dahil sa kanyang kasong mass murder. Kaya noong June 1976, 2,000 Syrian troops ang tumawid sa kanilang border papunta sa Lebanon para tulungan ang presidente nito sa utos ni Hafez al-Assad, ang presidente ng Syria. Ang rason ng Syria kung bakit sila tumulong sa mga Kristiyano sa Lebanon ay hindi lang dahil malapit na kaibigan ni Assad si Frangi, kundi para mapalawak ang kanilang impluensya sa rehiyon. At higit sa lahat, ay kapag nasa ilalim ito ng kanilang kontrol, ay mas limitado ang kapasidad ng Israel na atakihin ang Syria. At higit sa lahat, ay alam ni Assad ang plano ng PLO na patalsikin ang gobyerno ng Lebanon na baka magiging rason sa pag-aaklas ng mga Kristiyano sa Syria na nasa mahigit 20% na kanilang populasyon at baka maging dahilan pa sa kanilang civil war at baka patalsikin pa siya sa kanyang pwesto.
Sa pagtakbo ng panahon, malaking parte na ng Lebanon ang kontrolado ng mga Maronite dahil sa tulong ng Syria. Pero sa pagtakbo rin ng panahon ay unti-unti rin bumagsak ang aliansa ng Syria at mga Maronites dahil wala na sa pwesto si Franji bilang presidente ng Lebanon at gusto na ng Syria na kontrolin mismo ang Lebanon. At sa sunod-sunod na events na kilala sa tawag na 100 Days War ay kinumkob ng Syria ang siyudad ng Beirut, kung saan dinidepensahan ito ni Bashir Gamayel, ang commander ng Maronite Christian Militia sa Lebanon. Pero dahil sa international pressure at pagpasok ng Israel sa eksena ay pansamantalang nahinto ang Syrian forces sa kanilang pag-atake dahil na rin sa walang tigil na pagpapalipad ng mga Israel sa kanilang mga fighter planes sa mga Syrian military stations. At nag-mobilize din ang pwersa ng Israel sa Golan Heights at nagbigay ng ultimatum sa Syria na kung hindi titigil ng Syria ang kanilang pag-atake sa Beirut ay mapipilitang umatake ang Israel sa mga Syrians. At noong March 1978, tuluyan ang sinalakay ng Israel ang Southern Lebanon hanggang sa Litani River para mapalaya sa mga PLO sa lugar na patuloy na umatake sa Northern Israel at para na rin suportahan ang mga Maronites na ibalik ang Lebanon sa kanilang kontrol. Tumagal lang ng isang linggo ang invasion na ginawa ng Israel sa Southern Lebanon, pero ilang daang libong katao ang nawala ng tirahan sa pag-atake ng Israel. Karamihan dito ay mga Palestinian refugees or mga PLO. Napilitang mag-withdraw ang Israel sa Lebanon dahil sa resolusyon ng UN sa mga kabrutalang ginawa ng mga Hudyo sa south ng Lebanon. Habang pa-withdraw ang mga Israeli ay iniwan nila ang lahat ng mga nakuhang base militar papunta sa kanilang kaalyado ang mga Maronite Christian para makontrol nito ang South Lebanon na sinunda naman kagad ng pagdating ng UN peacekeepers sa lugar. Samantala, sa taong 1979 hanggang 1982 ay patuloy ang digmaan ng mga Lebanese Christian laban sa mga natitirang PLO at mga Syrians sa ibang parte ng Lebanon. Silang tatlo ay walang tigil sa bakbakan na tagawan ng teritoryo para makontrol ang buong Lebanon hanggang sa mapag-isa ni Bashir Gamayel ang lahat ng mga milisya sa ilalim ng kanyang grupo, ang mga Maronite Christian, ang Lebanese Front. Kasabay nito ay ang pagkamatay ni Jublat, ang leader ng LNM, na siyang nagbahina sa LNM. Samantala, sa PLO ay dahan-dahan na rin humina ang kanilang pwersa dahil sa mga Palestinian na hindi na gusto ang pamumuno ni Arafat. Dahil sa sulsul ng Syria, isa sa mga grupo ng PLO na ayaw sa pamumuno ni Arafat ay ang Abu Nidal Organization, na anti-Western at suportado ni Saddam sa Iraq. Sinubukan pang patayin ang grupong ito ang isang Israeli diplomat na siyang ikinagalit ng Israel sa PLO at ng mga militia group nito. Kaya noong June 1982, sinalakay muli ng Israel ang Lebanon, pero sa pagkakataong ito ay mahigit sa 60,000 troops na ang dineploy ng Israel sa Lebanon at daan-daang tangke ni gera ang dinala ng Israel sa Lebanon. Noong June 14, halos lahat na ng siyudad sa Southern Lebanon ay kontrolado na ng Israel at sinimula ng pagkumkob sa siyudad ng Beirut. Dahil sa bilis ng pag-advance ng Israeli forces sa Lebanon, napilitang sumuko si Arafat sa digmaan at inilipat ang PLO sa Tunisia. Samantala, pinatay naman si Bashir Gamayel, ang leader ng Christian Lebanese Front, ng isang Syrian proxy group noong September 1982. Dahilan sa paglala ng gulo dahil inatake ng mga Kristiyano, mga Shia Muslim civilians at mga Palestinian sa kanilang mga refugee camps. Pero sa pagtakbo ng panahon ay dahan-dahang lumakas ang grupo ng mga Lebanese Shia Muslims sa Lebanon hanggang sa humiwalay ito sa iba't ibang mga organisasyon at iba pang mga milisya sa bansa at nagkaisa ang lahat ng Shia Muslim bilang isang organisasyon na tinawag nilang The Party of God, o mas kilala sa tawag na Hezbollah, na suportado ng Iran at inatake nito ang US Embassy sa Lebanon at binomba ang isang US barracks sa lugar na nagresulta sa pagkamatay ng napakaraming tao. Nagpatuloy ang pagtake ng Hezbollah laban sa mga Israeli sa Southern Lebanon hanggang sa tuloy-tuloy na ang paglakas nila sa Lebanon. Kaya noong 1989, pinirmahan nila ang kasunduan sa Saudi Arabia, ang Taif Accords, kung saan nakasaad sa kanilang kasunduan ay titigil ang lahat ng bakbakan sa iba't ibang milisya at pagdisarma sa mga milisya, pagbabago sa representasyon sa politika at pagsasagawa ng free election sa gobyerno na napagkasunduan ng lahat para sa kapayapaan.
Pero kahit ganun pa man ay nanatili pa rin ang Israel at Syria sa Lebanon hanggang noong 1990 nang i-divert ni Saddam ang lahat ng kanyang military resources sa Kuwait dahilan sa paghina ng kwersa ng Maronite sa Beirut dahil wala na itong kaliado na tinake advantage naman kaagad ng Syria at sinakop ang Lebanon, pinabayahan ng Israel ang Syria dahil kasama ng US ang Syria sa UN coalition nito sa Operation Desert Storm sa Kuwait. At noong March 1991, ipinasa ng Parliament ng Lebanon ang amnesty law na siyang magpapardon sa lahat ng mga tao sa Lebanon sa lahat ng kanilang mga kasalanang ginawa sa digmaan para makamit nila ang kapayapaan. At noong May sa parehong taon, na-dissolve ang lahat ng milisya sa Lebanon except sa Hezbollah. At dahan-dahang rebuild ng mga Lebanese ang kanilang armed forces, meron pa rin maliliit na skirmishes pero hindi na ito katulad ng dati. Hanggang sa dahan-dahan ang bumalik sa normal ang lahat sa Lebanon. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.